Hi there everyone! It's me again, your Ate Margie. And for today's video, i-share ko lamang po sa inyo ang before na negosyo ng aming pamilya, yung paggawa ng kawayan na upuan. Makikita nyo mamaya yung pictures dyan, kung yung finished product. And ayan na nga, kami ang nagkakayos niyan. Lahat-lahat kaming magkakapatid. Tulong-tulong kami kung paano gumawa. And yung processing ba, kasi wala kaming tauhan. So, ayun na nga, kaming magkakapatid na lang yung nagtutulungan. Ayan nga, nasa right side nyo yung kawayan na upuan na yan. Is yan yung negosyo ng tatay ko before. At saka yung mga tao dyan sa amin, sa lugar namin. Dahil nga maraming kawayan sa paligid namin. Sa lugar namin, maraming kawayan dyan. Kaya usually yung ginagawa ng yung negosyo ng mga tao, pinagkakakitaan nila is paggawa ng upuan na kawayan, paggawa ng basket na kawayan, paggawa ng bilao na kawayan, yung duyan na kawayan, and iba't ibang klase ng upuan na kawayan. Yung iba may mas magaganda pa, may mas mga creative, ganun, yung mas may mga design pa. So kami, although okay naman, simple lang naman yung gawa namin. Ayan, yung ganun lang, yung tatay ko, and medyo ano nga siya, medyo maselan siyang gawin, kasi pag binubutas mo yung kawayan para buuin siya, may tendency siya na mabibiak. So dahil nga expert na yung tatay ko sa paggawa, but sometimes ganun pa rin, hindi naman perfect, kasi meron talagang ginagamit na ano dyan, yung hindi ko alam kung anong tawag yun, likop ang tawag sa amin. Yung pambutas talaga na ginagamit na pambutas dyan sa kawayan na yan para, and may mga measurements din siya. Then lahat ng buong kawayan yan, iba-iba yung iba-iba yung parte. Yung maliit para sa dun sa pinakababa, tapos yung pa-arko naman is para dun sa sofa, yung pang-arko ng sofa. So makikita nyo din siya mamaya dyan. So yun na nga, gusto ko lang i-share sa inyo na ganyan yung pinagkakakitaan namin dati. Nalugi lang yung kumpanya namin dahil napabayaan ng tatay ko. Kumpanya, diba? Nalugi yung negosyo namin. So I hope sana maibalik namin yung ganitong negosyo or ganitong pinagkakakitaan ng pamilya namin. Kasi maraming kasing kawayan dyan sa amin eh. Kaya, ayun, hindi ka na mahihirapan maghanap ng kawayan. Although, mga babae kasi kami lahat. So walang nakamana nun sa tatay ko yung family negosyo na yun. Ang ginagawa ng ate ko, nakikiupa na lang siya na magkayas ng kawayan. Dahil nasa bahay lang naman siya, nag-aalaga siya ng kanyang mga anak. So rumaraket siya. I think piso yan or 50 cents yung isang ganyan. Nagre-range lang yung bayad sa kanya ng ganun. So napakasipag, in fairness. Kaya marami siyang kailangan pa na kayasin para maabot niya yung kota niya. Although wala namang kota. So, enjoy watching. Mamaya magkakayas din ako dyan. Makikita nyo yung finished product doon sa pinakadulong video. Kaya, keep watching guys. Thank you so much for always supporting Ate Margie's channel. And God bless you all. Bye-bye! Puta, yung basyo yun ang tamo. Yung panang ng may kenyo brain yung finished product. Ito na po yung finished product ni Sally ng ito mo guys. I-miss ka yung mata. Pa, marami pa siyang gagawin. Ito pa lang yung natatapos niya. Ang tagal-tagal niyang gumawa. Ah, yung pala yung mahahapa. Yung pang-arko sa sofa.
Come on.